Good morning, guys! Oh, today, it's Moto Feature Saturday. So today, meron tayong ipapakita sa inyo at sa tingin ko, magugustuhan na naman ninyo. It's because it's a Japanese bike. It's Suzuki! Ngayon, swerte ulit kayo, grabe. Kasi dalawa na naman ang ating ipi-feature na motor at pati yung mga modifications at upgrades nila sa SV650. Wow! Anyway, I would like you to meet my friends, Vin, and Jennifer, Suzuki Big Bikers. Ayan, di ba? Okay guys, today ipapakita sa atin ni Verify ang kanyang napakagandang SV650. First and foremost, bakit Suzuki? Well, first of all, kasi itong SV650 as I've read kasi, one if not the most popular models ng Suzuki, and yung biggest factor for me is yung made in Japan talaga siya. So for a beginner bike or a starter bike, parang malaking factor sa akin yung quality. Well, pag Japan made, you can never go wrong with Japanese bikes. Ika nga nila. Oh yeah. So with your mukhang marami na kasi nangyari dito sa inyong SV. Can you share with me yung mga specs ng SV650 starting from the front? So basically, sa front niya, yung fork niya, conventional type pa rin na telescopic siya na fork. Okay. And then, yung brakes niya sa harap, dual disc brake na Tokiko or piston caliper. Nice. And may ABS na rin siya. Actually, both front and back. Ah, naka-ABS na siya. Yes, talaga. Talagang parang for speed, ah. Yes. As to sa size ng tire, yung harap niya, it's 120 70 by 70. Mm-hmm. Laki na rin sa harap. Okay. Then, dito. Bali, ito siya. Liquid-cooled siya. Okay. As you can see, may radiator siya. Mm-hmm. And then yung engine. Engine niya, it's a V-twin or L-type na 90 degree. May displacement siya na 645 cc. Mas na, 650 cc na to eh. Dagdag ka na dito. Pero ito pala, headlamp is ano na? Headlamp is stock, so it's halogen. Halogen pa rin. So sa SV650 na 2019 model, bali yung headlamp niya, bali halogen. Yes. Pero yung brake light niya, saka yung signal lights niya, bali LED na siya. So, first thing install ko is yung crash bar. Crash bar. Tapos? And then, eto, may auxiliary lights na rin siya. Ah, nilagyan mo na rin. Oo. Auxiliary lights, so, to supplement lang yung buga ng headlight. Yeah, para mas maliwanag din, night ride, right? Yeah. Ito yung mga gusto ng mga tao. Yung papunta rito. Eto, okay. Eto, tingnan nyo, guys. Ayan. So, basically, nag-upgrade ako ng slip-on na exhaust pipe. Sa Yoshimura Alpha na Street Series. One of the good things sa Yoshimura Alpha is hindi siya ganun kaingay. Buo yung tunog niya pero hindi siya tabo. Ito, Verify, dito sa likod, can you explain? Ito yung maganda sa SV, yung gulong niya sa likod eh, di ba? Ang lapad talaga. Yeah. So, ano size na itong sa likod? Bali yung sa rear tire niya, yung size niya is 160 by 60 by 17. Oh, this one, but there's still space if you want to make it bigger. Yeah, for Suzuki na SV650, yung rim niya kasi malapad. Uh-oh. So, kaya niya accommodate niya up to 180. Ah, so, 180. If you would prefer to upgrade sa 180 na width na gulong, pwede niya accommodate na hindi magdo-donut. Oo, na hindi ka maraming babaguhin. Yes. Kasi ibang bike. Actually, you don't need to change any of the rear set components pag gusto mo mag-upgrade ng 180. So, sa brake naman, sa likod, single disc siya na Nissan. Okay. Na Nissan na brake. Magkaiba yung harap, ano? Yeah, sa harap niya is Tokiko. Sa likod niya is Nissan. Oh. Is there a difference between the, ano? Or yung combination ng dalawa is maganda talaga when you ride it? Actually, normally kasi yung sa mga bikes in general, yung in terms of braking power, nandun talaga siya sa harap ang mas malakas. So I would like to think that yung Tokiko is siguro better siguro siya compared sa Nissan kasi nandun talaga yung braking power. Yeah, yung braking power ng bikes. Uh-huh. Yung siguro mga around 80% nandun sa harap. So really, this bike is really for speed. That's why braking system is very important, Yeah, adequate naman yung brake niya.
brakes niya. Never ka pa naman pinaliya yun. Hindi naman, and I think once lang yata nag-activate yung ABS niya. So kasi very important feature sa bike na yung ABS mo hindi laging nag-activate kasi sa mga wind stop yung riding mo, yung mayat mo nag-activate siya. So yung setting ng SB650, medyo tinotolerate niya yung minsan na mga sudden brakes mo na hindi naman ganun talaga kabiglaan. So in a way, for me, it works better that way. Nice. So, yan na, may tip kayo, ah. So, actually, protection din siya kasi normally naka-belt tayo, diba? So, yung buckles niya gumagasgas. So, dapat importante din to. If you want to preserve yung paint dun sa tank area. Tsaka ito yung grip ng legs mo. Actually, meron akong nilagay na side stand in larger. Oo. Yung purpose niya, pag nag-park ka sa mga soft ground, so medyo naiiben yung weight distribution niya. Hindi siya mag-tip over. The seat height of this one is? Yung seat height niya is 31 inches. So okay siya for mga riders na siguro mga... Ano height mo ba? Ako almost 5'9". Can I ask you, sakyan mo nga para makita? So basically, flat-footed naman ako dito. 5'9 ka, ah. Tapos ito'y 31. So flat foot for 5'9. So best for mga matatangka din. Well actually, I'm a 5'4. Abot ko to. Tip-toe lang, pero kaya. With the weight niya, yung okay weight nito is, mga around 198 kilograms. So, okay naman niya, siya. Wet siya, so ibig sabihin na naman yung tanke. Yeah. Which is, by the way, around 14.5 liters yata yung capacity ng tanke. So, sa tanke nito, matitid ba? Masasabi mo? On the average yung takbo, base experience ko, siguro mga around 22 kilometers per liter. Wow! So, matipid pa rin talaga siya. Ganyan siya for long rides para hindi ka karga ng gasolina. Oo nga, no? So, okay siya for so, long rides. So, kahit binibirit-irit yan, ha? Yeah, okay naman pag binibirit-irit. So, matipid pa rin naman siya. Oh, yeah! Okay, so, can you consider this as a daily commute bike or just a weekend bike? So, in my case kasi parang I usually ride naman on weekends lang. But if you would consider this to be your primary daily commuter, okay siya kasi very nimble siya, maliit nga siya for a big bike. Actually, hindi pa siya ganun kaliit pero tamang size lang siya for lane splits or filtering, okay pa rin siya. Kasi hindi siya ganun kalapad. And of course, ang importante kasi very nimble siya, so madali siyang i-maneuver. So sa mga traffic, no? Traffic. Madali siyang isingit. Yeah. And since siya, liquid-cooled nga siya, hindi ganun kainit yung makina pagdating sa traffic. Liquid-cooled engines, yung heat na nag-dissipate from the engine, hindi ganun kainit. Lalo na pag-traffic kasi, di ba? Talagang sa ramdam mo init ng traffic, ramdam mo pa init ng motor. Right. With your SV650, ano yung masishare natin sa viewers natin yung riding experience mo dito? Well, Sarah, in terms of riding kasi, yung SB650 kasi, yung talagang sweet spot niya, I'd say mga around nasa 4th gear. So meaning, meron pa rin siyang talagang power na power delivery niya, okay pa rin siya. Pero as a beginner bike, yung power distribution ng SB650, base experience ko, actually hindi siya linear. So medyo yung low end niya saka yung mid end niya, medyo torquey talaga siya. So it takes some time bago siya maging to get used to dun sa power delivery niya. Dalawang important feature for this model, yung low RPM assist. So basically, it prevents yung stalling ng engine. So kahit mabitawan mo yung clutch sa primera, hindi siya agad namamatay. Kaya siya okay din sa starter, as a starter bike, kasi hindi pa tayo sanay mag-clutching. Yes. So this one, hindi ka basta-basta mamamatay. Yeah. Wow! So natutulungan ka sa clutch control, sa throttle control, kasi meron siyang low RPM assist. Oh, that's a good feature for mga beginner riders, diba? So sa bike ko nga din pala, naglagay ako ng throttle assist. Somehow kasi it lessens yung patig sa kamay mo kasi pwede mo siyang i-manipulate using your dito. May palm. Pero this one kasi ma-advise lang natin when you're used to pag medyo kabisado mo na yung power delivery ng bike mo, okay ka nang okay siguro ito. Maglagay nito. Pero kung basically baguhan ka lang, I wouldn't advise na maglagay ka nito. Kasi baka may tendency ka na ma-jerk mo siya. So, baka itilapon ka. Gusto kong tanungin to. Ano yung una mong feel nung, syempre, nakuha mo na to, galing kasa. Ano yung una mong masasabing na feel mo nung sinakyan mo siya at first time mo siya ni-ride? Yeah. Well, unang-una in terms of looks, no? Talagang kasi
na-attract talaga ako dito sa SP650 kasi classic siya with modern features. So, talaga nailab ako basically dito sa ilaw na bilog. Conventional talaga siya, classic, hindi agad naluluma. Yeah. So, tapos yung unang sakay ko rito, unang sampa, since talagang basically baguhan ako at that time. Nag-enroll ako sa Honda Riding Academy. And after that, diretso na ako sa big bike. Bumili ka kagad. So, nung first bike ko to. So, nung kukunin ko na siya, actually, I asked my friend to come over para just in case ka ako mahirapan ako na mag-uwi sa bahay, ikaw yung mag-drive. So, shout out nga pala kay Joel. Thank you, Joel pala. So, pero nung nasakyan ko naman siya, tinignan ko, kaya naman. I think kaya ko naman. So, from the casa, ikaw na talaga ang nag-ride pa uwi. Yes. Dung first day na nakuha ko siya. This is your first, ha? Yeah, first bike. Oh, galing, ha? So, ayun, ikot-ikot kami sa Makati. Tapos, nag-slex kami and then nag-skyway. Skyway ka agad din. So, just to get familiar lang dun sa takbo niya. So, pero nung umpisa, syempre, kinakabahan ka pa, pero after a while, na madali lang siyang mag-get used to it din naman. Yeah. You're the riding experience with an SP. Whee! Kasi iba kasi guys, usually when you buy it from the casa, medyo takot tayong ibiyahe sa highway, di ba? Pinapadala natin sa bahay. Mm. Pero ikaw, kinuha mo personally. Tsaka yung iba nga, pinaparide pa nila muna sa ibang rider friends sa Sanay. But for you, a new beginner rider na bago din ang motor, eh, yun nga nagpo-prove na kayang-kaya din as a starter bike tong Oh, yeah! Okay, ngayon, Vin. Si Vin naman will explain to us yung mga specs and features ng SV650. So, Vin, can you share to us kung ano yung mga makikita nila sa isang SV650? So, dito muna tayo sa panel board niya. Yeah. Speed niya. May gear indicator na rin siya, no? Yes, may gear indicator na din. Tapos yung range ng yung fuel gauge niya, kung ilang pa yung fuel gauge ng maya, yung tatakbuhin. Tapos yung time natin, tapos yung ano na, yung RPM. Oo, ito. So, digital na rin kasi ito, eh, no? Then, with this one, dito sa yung handle, the usual, ano, may pass. Yes, as it pass, the pass button. Oo. And then, hazard. Yeah. High and low beam. Yes. Signal light. Ang lakas ng busina! Wow! Parang Honda, ah! Parang nag-upgrade ka sa tunog ng busina mo, no? Kasi parang pang e-bike lang yung busina ng stock. Okay, so parang anong brand ng busina mo? Nagpalit ako ng Bosch C6. Ito yun, ano? Tama ba? Ito siya. Lakas na, papindot niya! O, diba? Pasok! Parang kotse na kasi minsan kasi hindi pa rin enough yung magre-rev ka. Yeah, oh, sa traffic. Especially pag nasa expressway ka, masyadong delikado, medyo delikado ng konti pagka hindi ka naririnig. Oo nga, totoo eh. I can relate to that. Kaya ang importante rin actually yung busina para maririnig nila na dumadaan ka. Tama, di ba? And with this one then, you have the electric switch, ano? Yeah. Tapos, ayun, kill switch and the electric starter. Then, sa electric starter natin siya is one-click start lang siya. Wow! So, yung mga electric starter na yun, yung mga tipo nagmamadali ka bilang, Then, napansin ko, ito ba yung stock or you just upgraded na? Nag-upgrade na ako kasi medyo nagkahalangan ako dun dito sa ano. Nakakahalang sa bilis ng takbo. Di ba? Nakakahalang siya sa bilis ng takbo. Sa radiator guard. Naka-brand pa ng SV650 doon. And then, yung sliders ko. Oo, sliders. Anong brand to? Evotech. Magkano to? Around 7,000. 7,000. No, Evotech naman is a good brand. Saka yung hard plastic siya, hindi siya yung metal. Oo nga, talaga. Pag kasi, if ever kasi, kung ano man yung mangyari, pagka yung metal kasi, nag-spark siya. So parang delikado pa yung gano'n. Delikado pa. So mas talagang maganda yung plastic. Engineered plastic naman to, right? Then yung exhaust. Exhaust ko. Shout out to Ryan din. Shout out to Ryan. Slip-on na to. Boss JT, baka naman. Slip-on lang siya. And then, nag-mid-pipe ako. Okay. Mice for SV650. Pa-customize na ako sa kanya. Oo.
mas maganda lalo na tunog niyan, di ba? Kasi daw, the stock ng SV650 is galing kasi tahimik din. Tahimik siya pero pwede yung tunog niya brusko, pero sobrang tahimik pag nasa expressway ka din, nasa highway ka, yeah. Hindi ka rin maririnig ng mga katabing sasakyan. Alam mo, yun nga yung napapansin ko, lahat na nagbubibig bike, usually talaga yung stock na galing kasa, ipinapalitan, ano, kasi para for safety purposes din. Not actually more of forma, but for safety purposes. Sabi nga nila, loud pipes save lives. Ah, may bago. Parang dati, helmet save lives, loud pipes. May bago ko natutunan kayo, Vin. Dito sa likod, nakita kong natanggal na yun sa old stock na, yun sa stock niya na design. So, naka-tail tidy ka na. So, nag-DIY tail tidy lang ako dyan. Ikaw na lang gumawa. Hindi siya branded, pero okay na din. So, kung may gusto magpagawa, pwede pumunta sa Vin, gano'n ba kalayo yung hanatakbo na itong SV mo dun sa, anong year mo siya nabili? 2019 ba? Nabili ko siya last year, May 2019, so July 2020. So, ano lang yung tinakbo na ito? Pwede mo pakita? Check natin kung ilan na siya. 21,000! Ang dami mong saddle time, ha? So, doon sa dami ng tinakbo na yon, matanong ko lang, napalya ka ba ni SV650 doon sa haba na ng mga binahe mo? Never pa. So, guys, Wow. Diba? Sumo 24,000. Yung experience ng mga motor kasi, maganda talaga tinatanong sa mga tao talagang gumagamit nito. At with the 24,000 miles, yung kilometers na natakbo niya, never pa siya napalya talaga ng SV650. So talagang masasabi mo, okay na okay itong bike na to. Ano? Nice! Sa 24,000 mo, malamang, dami mo ng maintenance na nagawa. Simulan ko pinapa-change oil, yung mga ganon. Change oil ko is sa Suzuki Makati pa rin. Shout out kay May, kay Boss Alan, kay Sir Pat. So talagang ma-advise mo rin kasi no, kapag yung motor mo, doon na rin sa kasa mo pagawa, tapos mas alam mo lang gawin, ano? Kasi pag dinalam mo kasi sa kasa, complete diagnostic na kasi yung alam na nila yung gagawin nila. So, yung computer niya, ititignan nila kung kung may error ba, yeah, na kailangan gawin ng on the spot. Para sa, especially sa langis na, kailangan kasi every 3,000 talaga. So yung first mo, 500. 500 and then, tapos 1,000 ako. Oh, 1,000 first ka lang. First 1,000. Tapos susunod na every 3,000. And then next ako ng 4,000. Ang buhay kasi ng motor, nasa langis. Oo nga. So kaya hindi ka rin pinalya talaga kasi never. Well-maintained mo rin talaga yung bike. So that's one important thing also with your bike. You take care of your bikes para tumagal din at hindi kayo papalyahin, di ba? Sa nilayo na tinakbo ni Vin, never pa siyang napalya dito sa SV650. Kahit wala na akong pang-gasolina, wala na akong pang-kain, basta may sisiguraduhin mo lang na yung langis is every 3,000. So kahit na mag-ride kang gutom, okay lang. Okay lang. Basta siya, okay siya. Okay siya. So guys, papakwento naman tayo kay Vin yung riding experience niya with an SV650. Diyan yung malalaman kung ano talaga ang real feel from a real owner na gumagamit ng SV650. So Vin, at matanong ko lang, is this your first bike or pang ilan mo na? Yes, first bike. First bike! 650. So, ano, so marirecommend mo talaga rin siya, good starter bike, ano? Yeah. Uh-huh. It's a good starter bike kung ang hanap mo lang is hindi ganun kabilis, uh-huh, hindi ganun kabagal. Uh-huh. Sakto lang. Sakto lang, ano? Sakto lang. Kasi yung iba, they would start with 400cc. Pero ito, marirecommend mo dun sa mga malalaki na loob. Di ba? Yung talagang they look for a sports bike talaga ang dream, unang dream bike nila. Actually, nung first na pinag-isipan ko kung ano yung bike na bibilin ko. Uh-oh. So, nag-browse-browse ako. Nanood ako ng mga reviews kung ano yung talagang magugustuhan. Yes. Since ang tagal kong pinanood to. Ito. Naghanap talagang siguro research na research for, ka. For 2 months, every night, ito yung pinapanood ko. Ipag-share ko siya sa iba. Ito talaga. Na-in-love talaga. Okay. Diyan tayo nadadali sa mga in-love at yung mga love at first sight. Tendago na narinig dyan eh.
Pero so far naman, with your riding experience, siguro mga nasa 1 year ka na kasing gamit-gamit mo to, diba? What can you say about the ride and feel ng SV650? Sobrang comfy siya. Uh-huh. When it comes to traffic, yes. Lane splitting, uh-huh, filtering. Uh-huh. Madali siya. Ang dali lang kasi slick siya eh. Uh-huh. Tapos, if kung gusto mo naman ng long ride, okay din. Masarap din siya. Ano rin siya. Comfortable din siya. So for daily commute and long ride, this bike is good. Mm-hmm. Oh. Tsaka, maparma pa. Diba? What's the farthest place you've been to with your bike? Para malaman nila na kayang-kaya ng SV650. Pinakamalayo nito so far is Burgos, Ilocos Norte. Wala, yun ang guys, unang, ah. Yung unang windmill niya. Before magtagudpod. Wow, layo na na. Pero may I ask lang, mga nakailang ano ka doon sa tanke mo na, kapag ilan load ka ng fuel? So, ganun kalayo. Kasi from there, nag-start kami ng vegan, is full tank pa siya. Oo. Bumalik kami, nung friend ko na si Rani, nang hanggang Burgos lang kami, hindi kasi, North Loop kasi actually yung biyahe sana nun. Okay. So, since kailangan na namin bumalik ng Manila, yeah. Umuwi na kami na in full tank, tapos from full tank siya from vegan. Vegan to? To Burgos. To Burgos. Tapos nakabalik ulit kami ng vegan. Ah, matipid nga no? Kasi it, layo na nilayo na takbo din. Eh with this one, so doon sa layo nung vegan na yun, syempre naranasan mo na yung mga banking. So nagkaroon ka naman ng banking experience with your... Marami na, medyo manifest na nga yung gulong. Stuck na rin yung gulong. Magkabila bang pantay ba yung putput niyan? Pantay naman siya. Ito yung markings niya eh. Inuubos mo ba yung yellow line? Ito kasi yung nasagad eh. Konting-konti na lang masasagad na. At tapos matanong ko rin, with the SV650, syempre ito yung unang gusto nilang malaman. Ano ba yung top speed mo dito? Ang top speed nito actually is 225 kilometers per hour. Wow! Pero up to now, nagawa ko palang is 220. Wow! Five na lang! Nare-reach mo na. Mare-reach mo na yun! Ang bilis mo na nun, ha? Ang galing! So makakita niyo, this bike is really for yung mga enthusiast talaga ng mga sports bike, and you're also for speed. Yan naman usually kaya bumibili ng mga big bike kasi you enjoy riding it talaga. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe. At pindutin ang yung bell para ma-notify ka sa mga susunod naming mga videos. So guys, nakita nyo, this SV650 is really an awesome bike according to my friends. So, di ba? So before that, Vin, meron ka bang isang shoutout sa salamatan? Shoutout nga pala sa Biyahe MPH, kay Nick, kay Rani, kay Eric, sa lahat ng topa sa SBB Suzuki Big Bikes of the Philippines, kay Press Edwin. Ride naman tayo dyan. Oh yes, Daddy! Okay, bye-bye! May babatiin ka ba? First of all, I would like to thank you, si Dodong at si Inday, for having us, featuring our bikes sa vlog niya. And I'm wishing na mas dumami pa yung subscribers sa vlog niya. And then, salamat nga pala sa shoutout sa sponsor ko sa asawa ko na pinapayagan ako mag-ride kahit may naiiwang labahan sa bahay. So, yun lang. Abangan nyo next week, another Suzuki bike, GSX S750. O, di ba? So, abangan nyo next week, ha? See you! Okay, guys, this is a great day with the great guys and your bikes. Thank you, guys! Thank you, Vin! Thank you, Verify! So, salamat sa panonood. Salamat po dito. Next Saturday ulit. So, see you, guys! Bye!
Think safe, drive safe. Think safe, drive safe. Like and subscribe.